dito tayo sa may Manila Bay muli. Galing tayo sa may Dolomite at nakita natin itong mga bakal dito. Yung ano nga tawag dito, sir? Yung sing-sing? Yung sa para sa poste? Mga ano, sir, yan? Bakal? Ano po, pang... Pang ano nga sa poste yung ganyan, di ba po? Kaysa po. Ah, oo. So, ayan, mga kababayan, nakita natin. May mga nagawa na ng mga ano dito, na mga pang ano sa poste, pang pundasyon. Ito, yung itatayo ng mga poste ng mga bakal na yan, basta yung mga ganyan. Hindi natin masyado alam yung term. So, ayan po. Naka-ready na dito. Nakahanda na. At ito po ay para doon sa itatayo na CR dito, yung comfort room. Dito banda sa may malapit sa power outfall. So ayan po yan. Ayan. At naano na nila, ayan o. Nagawa na na curve na. Kumbaga, tapos ito rin, ganun din, na curve na rin. Ayan. Itatayo na lang. So ayan po, dyan banda yung pagtatayuan. Ayan. So ayan. Mga ano na ito. Mga bakal na gagamitin dito sa ating comfort room. Ayan po. Ayan. Ipinapasok nila dyan sa yung may bakod na yan para safety na hindi. Mawala. Ayan. At may mga plywood na rin dyan, may mga gamit. So, dyan po yung kanilang lagayan ng mga gamit. So, ayan. Tapos, dyan din banda itatayo yung may CR. Pakita natin sa inyo. So, ito yung bakod nila. Ayan. Ayan pala ang JDP Action and Trading. Ayan pala yung may ano dito. So ayan, nakita natin may mga hukay na po dito. Dito po banda itatayo. Ito, hindi natin alam kung ano ito yung ginagawa na yan. So, ayan mga kababayan, yan banda yung CR. Yan. So, itatayo nila dyan. Ayan. At dito makita natin, ayan yung mga buhangin. Ayan. Tapos dito naman, ito yung temporary nilang barracks ng mga workers dyan. Ayan. Ayan, ito yung, so ito yung bike rack na nandito dito, ayan. Dito tayo. Nandito tayo sa may power outfall. Ayan, at kung makita natin sa may kalayuan, ayun na yung HDE pipe, ayun. Nailatag na dito. Ayan, yung HDE pipe. Tapos dito sa may banda rito sa gilid ay ayan na, naikabit na yung HDE pipe dito sa may outfall dito. Ayan. So medyo ito lang banda ang kita natin. Medyo ano doon, dahil parang high tide na ngayon. Parang high tide siya. O hindi parang, kundi high tide talaga siya, dahil pag low tide ay itong mas batuhan dyan ay mababa pa doon yung tubig. So high tide po siya ngayong oras na ito. Ngayon ngayon ay ito o yung
Ganap dito ngayon, merong bako doon na nagkakaray ng mga black sand. So, ayan. Patuloy yung paglatag ng mga black sand dito. At hindi natin nga lang naabutan yung paglagay nitong HDPE pipe dito sa may outfall, dito sa may Paura. Kaya may pakita natin ngayon ay naikabit na. Ayan. Nakakabit na siya. At hanggang dun. Dun banda kasi, sa may kalayuan doon ay nakalutang siya. Nakalutang pa siya. So, big sabihin, wala pang tubig yung loob niyan dahil nakalutang pa. Kita pa natin. So, dito ay mababa pa rin naman ito. Kaya lang nga, alam na, kita pa rin naman yung mga ano, ito yung nakadagan dyan na ano, yung semento, ano nga ba tawag niya? Nakalimutan ko na. So, ayan po. Ayan. Pagka low tide, siguro kitang-kita na natin yan. Ayan, napakita natin itong medyo nakakover siya nitong gabundok na buhangin, yung heavy equipment na backhoe dyan eh. So, nakakover siya nitong gabundok na buhangin. Pero kita pa rin natin siya. Eh, ito namang isa dito. Ayun, ang yung isa na backhoe doon. Ayun, dalawa sila na naglalatag dyan ng buhangin, itong black sand. So, itong black sand, nandito na nung last natin na update dito. 2 weeks ago, ay nandito pa lang sa gilid. Ngayon, nandyan na sa gitna. At yung dolomite sand na tanong natin dito ay napakaraming nakatambak dyan. Hindi natang alam kung dito ilalagay yung banda or extend yun doon sa phase 1 na itatambak. So, abang-abangan natin po ang ating mga update dito sa Manila Bay. Dahil tayo mag-update na dito palagi. Dahil nagbalik na tayo. Hindi na muna tayo magmukbang-mukbang. Yung mga nakasubaybay sa ating channel. Ayan po, nakikita nyo naman yung ating mga upload. Ayan. So, ayan po. Medyo ano ngayon, magalaw ang tubig. Hindi siya makalma, medyo maalon. Ayan, dito naman sa kabila, ayan. Ay, ganun din. Kabundok din ng mga laksan na nandito. At konting kembot na lang ay magdudugtong na itong sa kaliwa at kanan na ano, ayan. Ayan.